Mapapalaban na naman po ang ating isang Filipino boxer na si Mark Bernaldez sa isang undefeated boxing prospect. This weekend na po, no, sa November 6 po ang laban at siya po ay magiging undercard po ng Michaela Mayer versus Maiva Hamaduchi title fight, women's boxing sa top rank po. Pag-usapan po natin itong laban na ito, papakita ko lang kasi medyo matindi. At ang masasabi ko lang, ha, bago ko simulan ng aking komento dito, opinion dito sa laban na ito, paring Mark Bernaldez, ipagiganti mo ang Pilipino kasi tinalo nito si Genesis Servania ng napakabilis. Pag-usapan po natin yan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe, hit that notification bell. Marami po akong opinion, komento sa boxing. Salamat po and let's talk about it. Are you Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. You know, some people will call me biased, and I will admit I'm biased for the Filipino, and I'm of course always supporting the Filipino, but I also have to tell you the truth, and just to be real and honest with you, blunt with you on this one, dihado po tayo. Dihado tayo because undefeated, boxing prospect itong kalaban natin. At malakas talaga itong Andres Cortez. I mean, let's look at the tail of the tape. Papakita ko lang po, no? He is ranked 34, Mark Bernaldez 180. 24 and 27, both under prime. 5'7", mas matangkas po yung Andres Cortez. And then, if you look at their records, of course, lamado tayo sa record because of the experience, pero undefeated po yung kalaban niya with 8 knockouts. At noticeably, makikita po natin yung huling laban po niya ni Andres Cortez is kay Genesis Servania na napakabilis, na nagulat din ako dun sa laban na yun. It was just the first round. Okay? So, this guy is getting parang binibuild up. No? Binibuild up po siya. And in the meantime, Mark Bernaldez, just a quick background, he has been fighting in the US and he's been doing really good as well. At talagang pinabaksak niya yung mga kalaban niya dito. But here's the thing. Mark Bernaldez, he's on a high, of course, sunod-sunod yung panalo. And I really hope this time around, he will be able to adjust into fighting a caliber or yung high level na boxer. The honest truth is, every time na lumalaban siya sa mas mataas na level, medyo nagpe-fail short siya. Pero, I mean, he has the chance every time pag lumalaban siya. Medyo nadidesisyonan eh. Yung huling dalawang talo niya, teka, do-double check ko lang, eh talagang decision yun eh. Kay Albert Bell, it was a unanimous decision. And then, of course, kay Andy Vences. So hopefully this time, and I'm sure yung kanyang pagte-training kay sa MNR kay Moro, I'm sure he is a different boxer this day. I'm sure nag-improve na yan. And I think yun yung paghuhugutan ko dito na posible na he is a better boxer today, and he may be able to box himself, you know, or maybe power himself. Kasi may lakas din naman ito si Mark Bernaldez, kaya nga niya napabaksak yung mga kalaban niya. I think, to be honest with you, the chance of Mark Bernaldez here should come from a knockout or TKO. He should punish this guy. Kailangan pahirapan niya itong Cortez. Kasi itong Cortez, I'm sure siya yung ano dito, kumbaga siya yung bida. You know, you always have to take that into consideration. And Mark Bernaldez, ang masasabi ko lang sa iyo pare, this is a very good opportunity at na makilala ka, makita ka ng maraming tao under ESPN Plus, no, under Top Rank. Especially, you know, yung dalawang huling talo niya was also a big fight. So, I'm sure the third time around on a big stage, gagawa niya na ito ng paraan. If he will win here, I think it's by a knockout. If this goes to a decision, medyo tagilid tayo dahil lamado po yung kalaban. So, yun lang yung aking masasabi. Kayo po, ano po yung prediction niyo dito? Here's one thing that I will say to Marcus. I'm sure kasi mga boksingero kakilala natin and
alam ko na intindihan naman nila na Sir JC Sandman Promotion talagang they're coming into this fight, they accepted this fight, they know that they have a chance, but dihada tayo. Pero may laban tayo. Pwedeng-pwede. Boxing, anything can happen. And I just want to put this on the mindset of our boxers, lalo na dito kay Mark Bernaldez. Man, you are powerful and you can put this guy down and hopefully you can make that happen. I honestly believe that could happen. All right. So yun lang po kayo po, ano sa tingin niyo ang chance ng ating Filipino boxer dito sa laban na ito. Comment niyo lang po down below. Pero huwag niyo pong kakalimutan suportahan. Any comment is welcome. Wala pong problema 'yan. Just as long as it's objective. But i-comment niyo po sa tingin niyo at huwag po nating kalimutan suportahan ito. Okay? Salamat po.